Nothing God I'm reading. Hi mga idol, hello YouTube. Ito na naman tayo, RPW Vlog Remix. At ang titirahin natin ngayon, isa po itong kwento sa mga kababaihan noong unang panahon, mga idol, sa Asia at sa Pilipinas po, kung paano ang kanilang buhay noong unang panahon, mga idol. Ang kababaihan noon sa Asia ay karaniwang naiiwan at nanatili sa tahanan. Sa kulturang Chino, pinagsusuot ng sapatos na bakal o tinatawag nating pot binding ang mga kababaihan upang hindi lalayo sa tahanan. Ang pot binding ay isinasagawa upang maging maliit ang mga paa, mga idol. Ang mga daliri ay pinipersang binabaluktot, mga idol, o minsan ay binabali at inatali malapit sa sakong. Ang pagkakaroon ng lotus feet o lily feet sa simula ay kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal ay dahilan ng diborsyo. Ito ang mga bansa noon na popular sa ganitong mga paraan, mga idol. Sumasama ang babaeng asawa sa funeral pyre ng kanyang asawang namatay bilang pagpapakita ng pagmamahal, mga idol. Ito ay tinatawag na suot and sati, mga idol. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtalo ng babae sa bangkay ng asawang sinusunog. Maliban dito, ang isang babae sa India ay maaaring maging asawa ng magkapatid na lalaki, polyandry, dahil sa kakulangan sa pagkain, mga idol. Polyandry ang tawag, mga idol. Karaniwan naman dito ang pag-asawa ng isang lalaki sa maraming babae, polygamy, mga idol, na siyang tinatawag na harim sa India at maging sa mga Muslim, mga idol. Polygamy ang tawag. Sa China at India, hindi pinahalagahan ang batang babae, mga idol. Ito ay dahil ang babae ay nagbibigay ng dowry at dote kapag kinakasal, mga idol. Ibig sabihin nito ay binabawasan niya ang kaban ng pamilya, mga idol. Laganap din ang female infanticide, ang sadyang pagkikitil sa buhay ng mga sanggol na babae, mga idol. Ito ay dahil sa kahirapan at dore kapag lumalaki ang sanggol. Mahalaga para sa babaeng Asyano ang magpakita siya na may kakayahang magkaroon ng anak na lalaki at higit pa, mga idol. Sa kulturang Muslim, maliban sa harim at polygamy, pag-asawa ng marami, mga idol, ang mga babae ay nagsuot ng belo at pinag-iingatan ang dangal ng pamilya at iniiwasan ang anumang bagay na magdudulot ng batik nito, mga idol. Bilang isang paraan na pagtatago sa mga kababaihan sa publiko, mga idol. Sila ay nagsuot ng damit na pantakip sa katawan, mga idol. Mukha at buhok ng babae na tinatawag na poda, mga sa China, Israel at India, maliit pa ang mga bata ay pinagkasundo na ng mga magulang, mga idol. Ang mga kababaihan noon ay hindi pinahintulotang bumoto maliban sa bansang China at Pilipinas, mga idol. Ang mga kababaihan noon sa Pilipinas, bago dumating ang Espanyol sa Pilipinas, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, mga idol. Asawa, subalit maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae, mga idol. Sa sandaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki, mga idol. Paano naman winawakasan ang pagkatali sa kasal noon, mga idol? Kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, maaari niya itong gawin sa pamagitan ng pagbawi sa mga ari-ariang binigay niya sa panahon ng kanilang pagsasama. Subalit kung ang babae ang magnanais na hiwalayan ang kanyang asawa, mga idol,
wala siyang makukuhang anumang pag-aari, mga idol. Kudigo ni Hammurabi sa kababaihan sa sinaunang leponan, mga idol. Lumilikha si Haring Hammurabi, ika-anim na hari ng unang dinastiya ng Babylonia, ng mga batas upang itaguyod ang maayos na kaugalian at lipunan sa kanyang nasasakopan. Bahagi ng mga probinsya na ito ang mababang pagtingin sa mga kababaihan, mga idol. Itinuturing ang mga babae na parang produkto na ibinibinta at binibili sa kalakalan, mga idol. Ipinagkakasundo ang babae sa ibang lalaki kapalit ang pera at dote, mga idol. Kahit bata pa ito ay pinagkakasundo na nila hanggang umaabot sa saktong gulang, mga idol. Ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay paparusahan ng kamatayan, mga idol. Sa oras na mahuhuli siyang nakikipagtalik sa ibang lalaki, pareho silang itapon sa dagat hanggang malunod, mga idol. Pinapayagan na ibenta ng lalaki ang kanyang asawa at mga anak, mga idol. Mahigpit ang pagbabawal sa paglahok ng mga babae sa kalakalan, mga idol. Kudigo ni Manu sa kababaihan sa sinaunang lipunan, mga idol. Ang kudigo ni Manu ay nagtatakda rin ng mga batas tungkol sa mga kababaihan, mga idol. Ang isang Brahim o pari sa Hinduismo ay hindi pinapayagan na makipagtalik sa isang mababang uri na babae sa lipunan, mga idol. Dahil siya ay mapupunta sa impyerno. Ipinagkaloob ang duty sa pamilya ng isang babae at hindi sa kanya, mga idol. Ang mga ritual na may kaugnayan sa kababaihan ay hindi kinikilala. Ang agwat ng edad ng mag-asawa ay 3 beses na tanda sa lalaki sa kanyang asawang babae, mga idol. Hindi dapat tututol ang ama na ipagkasundo ang anak na babae na ipakasal, mga idol. Dahil dito ay isang malaking paglabag na katumbas ang pagpapalaglag sa sanggol, mga idol. Ang mga pangyayaring ito at kalagayan sa sinaunang kababaihan sa Asya, mga idol, ay isang masaklap na karanasan para sa kanila, mga idol. Kailangang igalang natin ang mga kababaihan dahil sila din ang may malaking gampanin sa pagunlad ng ating bansa, mga idol. Sila ang nagsilbing sandigan at lakas ng mga kalalakihan, mga idol, na nakakatulong upang higit na magampanan ang kani-kanilang tungkulin sa bayan, mga idol. At yun po ang naging karanasan ng mga babae noon sa Asya at sa Pilipinas, mga idol. Walang silbi ang mga babae noon, mga idol. Hindi sila kinikilala bilang isang babae, mga idol. Para lang silang mga hayop, mga idol. At huwag nating ismulin ang mga babae, mga idol, kasi sila po ang sakuban sa ating harapan, mga idol. At kapag wala sila, mga idol, paano na, saan na isakob ang nasa harapan natin, mga idol? At kung sino mang gusto sa ganitong klaseng mga video, mga idol, please lang po paki-visit checking channel RPW Vlog Remix. At huwag kayong mag-skip ng like at press na po ninyong notification bell. Para po updated kayo sa mga bago kong video na i-upload dito sa aking channel, mga idol. At anong aral ang napupulot ninyo, mga idol, please lang po paki-comment sa comment section, mga idol. At kayo nang bahalang humusga, mga idol. Bye-bye.